Sa mga nagtatanong sa akin kung bakit nawala si Bagyo sa PJ's Batang Quiapo. Coco Martin, makinig ka para sa itong hinayupa ka. Sa mga nagtatanong kung bakit natanggal or bakit namatay ang karakter ni Boss Bullet dahil dyan sa kayabangan niya, dahil dyan sa mga sinasabi niya. Boss Bullet, kita mo naman ang ginagawa mo. Binigyan ka ng trabaho. Pagkatapos, ginagawa mo pa siyang content. Yung director natin na napakabait na si Direk Coco Martin, ginagawa mo pa ng ganyang content at kung ano-ano pang mga sinasabi mo. Kaya yan, deserve mo talagang matanggal. Yan ang katotohanan. Wala kang respeto. Hi guys, magandang araw mga kabakal. So marami sa inyo ang nagme-message sa akin at nagtatanong kung bakit daw natanggal or nawala na yung karakter ni Bagyo, ni Boss Bullet sa Batang Quiapo. So may mga nagme-message sa akin at gusto nilang malaman kung ano daw yung dahilan. Kasi nga naman, napakatagal ng naging karakter ni Bagyo, ni Boss Bullet sa Batang Quiapo. And then suddenly, bigla na lang pinatay. May mga nagsasabi pa nga na for the past weeks or months, paunti-unti na lang daw yung labas ni Boss Bullet sa Batang Quiapo. And then suddenly, biglang pinatay. At may mga nagtatanong, bakit daw ganun ang nangyari samantalang nagpatatupa ng Batang Quiapo? May mukha pa ni Direk Coco Martin itong si Bullet, sabay tatanggalin lang pala. So yun yung mga katanungan sa akin ng ating mga kabakal at ng mga fans ni Boss Bullet na yan ang ating sasagutin sa mga nagtatanong. Well mga kabakal, isa lang ang gusto ko munang sabihin sa inyo. Itong si Boss Bullet ay mahal na mahal niya ang Batang Quiapo. Mahal na mahal niya yung kanyang trabaho, yung kanyang karakter. At nung nalaman niya dati, one year na yata yun, nung nakapasok nga si Boss Bullet hanggang ngayon, nung nalaman niya nakasama siya ni Mamot sa Batang Quiapo, tuwang-tuwa siya mga kabakal. Tuwang-tuwa siya kasi for the first time ay mapupunta na si Boss Bullet sa big screen. Hindi na siya basta-basta magbablog-blog. Gagawa na siya ng mga palabas. Kaya tuwang-tuwa siya to the point na nagpatatupa siya ng Batang Quiapo sa kanya. Actually, nabash pa nga siya ni Rendon Labrador. Bakit ka magpapatato ng ganyan? Pero inignore niya lang yon. Sinabi niya na kagustuhan niya yun. At bilang pasasalamat at respeto kay Direk Coco Martin, ginawa niya yon. At natanong nga rin last time, itong si Boss Bullet na paano kapag pinatay na yung karakter niya na Bagyo sa Batang Quiapo, okay lang ba sa kanya yun? At tanda ko, ang sabi ni Boss Bullet kahit anong oras, okay lang na mawala yung karakter niya dahil kung yun ang gugustuhin ng mga direktor na gawin, okay lang naman sa kanya yun. At tatanggapin niya dahil nagtitiwala siya sa mga desisyon ng director. Kaya nga naman, marami ang nagulat nung pinalabas na, nung inere na yung eksena niya. Kasi nga, parang antagal niyang nawala yung karakter niya, parang mga ilang linggo din na hindi nakita si Bagyo. Tapos bigla na lang nung umere na nga yung kanilang episode na sila ay magkakaroon ng hearing, ay bigla ngang yun ang nangyari sa kanyang karakter. Kaya ang tanong ng mga tao, ano daw ba ang nangyari kung bakit natanggal itong si Boss Bullet or natanggal yung kanyang karakter na ang pangalan ay Bagyo. So mga kabakal, ito ang katotohanan dito sa mga katanungan ninyo. Honestly mga kabakal, ay may mga istorya po kasi talaga ang isang palabas na kailangan magkaroon ng impact sa mga tao. Siyempre, itong si Boss Bullet ay matagal siyang nagkaroon ng karakter
dito sa Batang Quiapo na ang pangalan ay bagyo na pinanood ng mga tao. Kaya naisipan ng direktor na bakit hindi gawing exciting or gawing nakakagulat yung eksena sa Batang Quiapo. Kaya ang naisipan na gawing magandang eksena ay yung karakter ni Bagyo at yung isa sa mga kasama nila na si Boss Jan nga. So yun yung isa sa mga naisip na magandang impact na magkakaroon ng reaksyon yung mga tao sa mangyayaring eksena. Kung nakita naman ninyo yung eksenang nangyari sa kanilang episode na ginawa nila yung lahat para mapatakas yung mga kasama nila. So kung nakikita nyo, kahit yung mindset nila, yung mindset ng karakter nila ay kriminal, eh sa bandang huli, ang inisip pa rin nila ay yung kanilang samahan, yung kanilang pagkakaibigan. Kung nakita ninyo, napakatalino talaga ng mga director natin. Kasi kahit masama yung karakter nila sa Batang Quiapo, pinakita pa rin sa bandang huli na kahit ganun sila, mahalaga pa rin sa kanila yung samahan. Na meron silang pagmamahalan sa grupo nila, sa Team Tundo. Yun yung gustong ipakita. Na kahit bad yung karakter mo, hindi maganda yung karakter mo, sa bandang huli, ang iisipin mo pa rin ay yung solidong samahan, solidong pamilya ng grupo ninyo or ng grupo ng Team Tundo. Yun yung gustong ipakita. Kaya nakita nyo naman, dun sa kanilang mga huling sandali sa episode na yon ay wala silang iniisip kung hindi yung mga kasamahan nila na makatakas. Kaya ang sabi nila, hayaan nyo na ako, tumakas na kayo, ako nang bahala dito. Kaya kung papanoorin nyo mabuti yung episode na yon at iisipin nyo yung mensahe nung kanilang mga sinabi, medyo matatouch ka. Kasi nga naman, ganun din pala mag-isip yung mga ganung klase ng tao sa pelikula. Kumbaga, para kung sa totoong buhay, eh, ganun, meron palang mga ganun nangyayari. Yun yung dahilan. Kaya, inalis na yung karakter ni Bagyo para nga naman magkaroon ng impact ng reaksyon yung mga tao. Pero syempre, alam naman natin na hindi ito yung katapusan ni Boss Bullet. Malay natin, sa ibang mga palabas, makikita natin si Boss Bullet or sa ibang mga palabas ni Direk Coco Martin, makikita natin uli siya at baka ibang karakter naman ito na magugustuhan natin. So yun yung mga sagot ko sa inyong mga katanungan kung bakit nga ba siya nawala. Yun nga lang, nakakalungkot isipin na wala na tayong makikita na bagyo, pero ang maganda rito, dahil napaka-exciting ng storya ng Batang Quiapo, marami pa kayong mga abangan dito. So yun mga kabakal, nakakalungkot man, hindi man lang namin nakasama sa eksena ang grupo ni Bagyo or sina Bagyo, hindi namin nakasama kasi nga naman iba na yung story nila at gusto nga namin sanang makita sa isang episode na magkasama kami ni na Boss Bullet, diba? Kasi nga magkasama kami, meron kaming collaboration ni Mamot. Nagkaroon na kami ng laban ni Mamot at kasama yung ibang mga vlogger. So syempre, gusto rin makita ng mga tao na yung eksena namin ni na Boss Bullet, Mamot, magkakasama yung ibang mga vloggers. So sayang lang, pero ganyan talaga, life needs to go on. At yung mga istorya na naandito sa Batang Quiapo ay merong nakakatuwa, merong nakakaiyak, pero higit sa lahat, madaming mga exciting na story na aabangan ninyo. So yun lang mga kabakal, so sana ay nasagot ko yung mga nagtatanong sa akin kung bakit nga ba natanggal si Boss Bullet. Maraming salamat po.